beautiful people! Today, I will be showing you some of the organic fertilizers that I've been using in growing strong and healthy grapevines in pots. After that bountiful harvest last year, many became interested and asked how to achieve it. So, to answer those questions, here are the three do-it-yourself organic liquid fertilizers that I regularly and patiently making and giving to my plants, especially my grapevines. Of course, aside from the organic liquid fertilizers, I also use compost, manure, coffee grounds, and eggshells for my plants. Okay, so let's get started. So I have two pampano fish here. I'm going to clean them and then I'm going to save the gills, the intestines, as well as the water that I'm using to cleaning them. Ferment for 2 weeks to over a month, and then that's gonna be it. Then we will have fish emulsion, or what they call the fish amino acid. So this is odorless and this fish emulsion is ready to be used. Another thing po, I am using molasses po. Minimix ko po ito sa aking fish emulsion. Ang gagamitin po natin ay yung unsulfured na molasses. Any brand, basta unsulfured po. So ito, ihahalo lang po natin. Yan. Actually, you can add more molasses if you want. Let's just mix the fish emulsion. Ayan. Ayan, gustong-gusto po yan ng halaman. Ayan, pwede na po yan. Pag sa ganyan, idilig na po. Ayos na yan. Number two is rice water. Rice water provides sufficient amount of NPK, which is good for plants like grapevines. Okay, so third in the list is compost tea. So in order to have a compost tea, we first have to make our compost. So these are kitchen scraps and some of the leaves from my sweet potato vines. You can also add grass clippings and yard waste. And then it is best to top dress with finished compost in order to speed up the decomposition. Pantakpan. Mayroon naman itong halong mga banana peelings yan and other kitchen scraps. So yan. So like I said, ito pwede na siyang ihalo dito. So ito hindi pa completely yung talagang pinong-pino, but this is already okay. Good. And look at that. Uy, hello friend. Ayan. Gustong-gusto ko yung may ganyan kasi nilalagay ko siya diyan. Kaya so yan, pwede rin ganyan po. So ilagay na yan lahat top dressing or mix it with the soil inside the pot. And then just water it. So yeah, you can put a lot of this one time at the top of the soil if you have a lot of compost. Yan. In doing this po, pwede nating maparami yung ating fertilizer. Ayan. Hindi naman yan siya maglalight kasi... Uy, another bulati. Ayan, lagay natin. Eh. Pa, yung iba nakapanood na nito eh. Pero ganun pa man, for the sake of this video, ginagawa ko po uli. Ayan. So, yan. Pwede mo siyang idilig na agad. Or, kung gusto mo, i-overnight mo naman siyang nakababa dyan. Tapos, idilig sa halaman. Okay, so sampulan na natin. O, halimbawa, ganyan na. Pero... pag ganito, pwede na siya eh. Hindi na ako maghihintay pa ng ano. Lalo na kung kailangan na ng halaman na diligan at
kulang na siya sa fertilizer. Ayun. Ilalagay ko na yan agad. Ayan. Yan lang. Water, water. Diba? Ang ganda ng kulay niya. Oh. Composty. Yan. Siyempre, ang ano nito. Control mo yung paglagay ng water. Kasi, kung hindi, masasayang lang siya aagos doon sa baba kung masyadong marami. Matatapon lang siya. Kaya kailangan, ang ginagawa ko, hindi ko siya yung talagang minamaximize yung pagdilig niya one time. Kailangan, parang installment ba. Yan. Pag medyo alam ko na na-completely ano na siya, yan, hintay, tama na muna. I-spread ko lang yung kunting isang ganun kalaki. Tapos ihinto muna ako. Lalo na kung hindi naman siya sobrang dry. Pero kung dry na dry, eh, kailangan siguro mga dalawa bago mag-completely. Pero hindi ko siya yung buhos na buhos one time na ganyan. Slow. Para yung gradual yung pag-agos niya doon po sa ilalim. Yung po is ito po, yung Epsom salt. Yan. Ooh. One tablespoon po siya sa isang gallon. Kung outdoor na mga halaman, nasa paso. Kasi iba din yung measurement niyan kapag nasa yard, ayan, kasi syempre sa yard okay lang na mas marami, pero kung nasa paso, kailangan ingat kasi baka maano, ma-over. Okay, so sa ganito karami, medyo ganyan na siya, okay na yan. Ihahalo lang yan siya. Yung water, by the way, yung dirt ng paso ko ngayon is moist, ayan. Kasi umulan kaninang umaga. Ayan. Kaya hindi siya yung tuyong-tuyo. Kaya tama lang to. Yung isang ganito, malaki-laki din. So, by the way, yung regular watering ko po, I'm doing it once or twice a day. Especially this time na summer. Sobrang init. Kaya talagang kailangan lagi silang nakadilig. Okay, sample ng spray. Ito lang Epsom salt. Pwede rin siyang gawing spray. Example ko guys sa inyo, itong maliit na spraying bottle. Ilagyan ko siya ng Epsom salt. So, lagyan ko to ng tubig. Shake, shake, shake hanggang ma-dissolve. So, usually, ito yung ginagamit ko kapag na-schedule ako mag-spray ng foliar spray, Epsom salt, ayan. So, ito yung ginagamit kong malaki. Ito, may sprayer. Pero, because of this video, I will just use this para easy. So, spray, spray, spray lang. Ayan. Pero, take note po, yung pag-spray po ng Epsom salt, dapat, ano, may time na pina-follow. If we want to spray with Epsom salt, we make sure we spray it very early in the morning or very late in the afternoon para maiwasan yung sunburn. So, yan lang. Ganyan. So, ganyan-ganyan po yung ginagawa ko sa aking mga halaman, lalo na aking grapevines. So, I think that's all I can share with you guys. And syempre, ang susunod sa mga susunod nating video, yung pruning. Somebody asked me about pruning and she requested me to vlog it on how I pruned the grapevines. And so after ko mag-harvest, ng sunod kong harvest, kasi pa-harvest ako ng grapevines ko uli ng for this year, yung 2021 naman, okay? So, yan na guys. So far, that's all. And, yeah, thank you so much for watching. I hope I answered all the questions you have asked me. And if you have other questions, please comment down below. I will answer them as much as I can, alright? So, see you in our next one. Thanks for watching. And those who haven't subscribed yet, please do so. If you did already, thank you so much. And ring the bell for the notification, alright? So, thank you. Let's grow our foods. Thank you, guys. Bye.